Alright, good morning mga kaibigan sa EasyWorks Garage. So habang nagpapainit tayo ng makina dito, at sagutin natin yung tanong ng ating kaibigan sa page. Tanong niya ay paano daw ba malalaman kung ano yung dapat niyang bilhin na klase ng coolant? O kung bibili daw ba siya pandagdag kasi nagbawas, ano daw ba yung pwede niya sabihin sa auto supply? Basic information mga kaibigan tungkol sa mga coolant. Morning po mga kaibigan sa EasyWorks Garage. So ito na, basic information para po doon sa mga baguhan na nagtatanong sa ating page. So sasagutin ko po yung tungkol sa coolant para din na mas marami tayong matulungan. Kasi dito, pag yung sa comment lang natin sinasagot, minsan 5, 3, 2, yun lang yung natutulungan natin mga nakakabasa. Iba kasi hindi na nagbabrowse doon sa mga comment section. Pero magbrowse po kayo sa comment section mga kaibigan. Kasi sa comments pa lang, minsan masasagot na yung tanong ninyo. At may dadagdagan pa yung inyong kaalaman regarding sa iba pang issues na may nagtatanong, tapos ito yung sagot natin, tapos na-resolve ba yung issue, didagdag kaalaman yun, di ba? Alright, so ito na po. May nagtatanong kasi sa atin, mga basic na tanong lang, syempre yung iba hindi naman talaga alam. So coolant daw po, pwede daw po bang pagsamahin yung blue at green? Kasi daw po wala siya mabilan nung kulay blue. Blue daw kasi yung nakakabit sa kanyang kotse. So, wag po ninyong paghaluin yung iba-ibang kulay, no? Kasi minsan po, meron ako nasaksihan na ganyan, pinag-mix niya. Ang nangyari, parang namuupo siya sa loob, yung parang naging jelly-jelly yung loob. At nagbabara po yon sa ating cooling system. So, para maiwasan po natin yon, no? Wag nyo po paghaluin yung magkaibang kulay, no? Okay. So, kung gusto nyo po magdagdag at wala kayong mabila na same color, ang pwede nyo pong gawin ay distilled water po. Kagaya nito mga bote na to, distilled ang laman yan before. So, ang mix po ay pwedeng 50-50, pwedeng 60-40, pwedeng 70-30. Laging mas lamang po yung coolant, no? 70% coolant na concentrated po, ha? Kasi po, may mabibili po kayong dalawang klase sa auto supply. Isang concentrated at isang ready to use, no? Yung po yung hindi nyo na kailangan haluan ng tubig, hindi nyo na kailangan isipin kung may ilang percent pa ba ng tubig ihahalo o ilang percent ng kulan. Meron na pong ready to use mga kaibigan, yan. So meron din nagtatanong nun. Ready to use, kung gusto nyo gamitin nyo, diluted na po yun sa tubig, no? Okay, tsaka distilled water lang po ang gagamitin, no? Huwag po gagamit ng mga tubig gripo at mga tubig poso mga kaibigan. Para maiwasan natin yung mga mineral sa ilalim ng tubig na nagkukos ng corrosion at nagpagbabara pagtagal. Alright, so ito po ay concentrated itong binili ko, 3 liters po yan. Nagre-range lang po yan ng 900 pesos below. Parang mga 800 plus ang bili ko dito. Pero depende sa auto supply. Pag sa mall kayo bumili, yung kaibigan ko nakabili, 1,500. So medyo halos na doble. Kaya sa auto supply lang po, meron naman yan sigurado. Malaking matitipid nyo rin. No? So, concentrated ang binili ko, 3 liters. Hinati ko po siya, 50-50. So, paano malaman? Basic lang po, no? 50% ng tubig, itapon nyo muna o itabi nyo sa ibang lagayan, tapos 50% concentrate. Pag napuno, 50-50. O kaya kung gusto nyo, mas lamang ang coolant, 70% coolant at 30% distilled water. No? Yun po. Kasi habang tumataas po yung inyong yung mas marami ang coolant, mas mataas ho ang boiling point, no? Yan ang nabasa ko sa instruction nito. Pero pag hinawakan nyo kasi yung coolant mga kaibigan, makapal siya ng konti kaysa sa tubig pag kinalog nyo siya. So makikita nyo yan, pag kinalog nyo ng ganyan. Ito concentrated to guys. Para kaya mukhang makapal lang konti. Ewan ko kung kita sa phone. Pero pag kinalog mo siya, para siyang medyo makapal. Kala mo fully synthetic na langis, no? Ito, talagang kitang-kita mo, may tubig siya. Yan. Mix na po yan. Ito yung concentrated. Kaya yung kulay niya medyo, kung sa personal mo titignan, kakaiba. Tsaka makapal. Hindi siya kasing likot nung parang may tubig na. Kaya kita mo yung isa, malikot yung nasa kaliwa. Ito, hindi. Kasi concentrated to. So, yun. Pwede hong 50-50, 60-40, 70-30. So, yung ibang kulay ho, halimbawa naman, ito naman, gusto nyo magpa-flashing, mga kaibigan. No.
dating kulay blue. May nagtanong din kasi niya, dating kulay blue o kulay red or kulay pink or orange. Eh wala na daw mabilan ng ganong kulay sa auto supply sa kanila. Sa kasa naman daw, sabi daw, ha, mahal. O edi sabi, pwede po ba mag-shift kami ng ibang kulay? Ito po kasi yung pinaka-common sa auto supply na kulay, yung yellow, no? Meron ding green, pero mas madalas yung ganitong kulay, yung light yellow. Okay, pwede po, ipa-flush nyo po mga kaibigan. Meron po yung drain plug, yung mga cooling system natin. Ito po yan. Ayan, may drain plug yan. Pubuksan nyo lang yan. At tatapon na yan, tignan nyo. Okay lang, may pandagdag naman ako. Ayan, pag hinugot nyo yan, ayan. So, pag niluwagan nyo, counterclockwise, yan po ay, yan, naigpit na. Pwede na po kayong mag-shift ng ibang kulay. Yan, so sigurado nyo maigpit, no, pagkakabit ninyo. Hindi lang po yan sa Toyota. Halos lahat naman ng brand, meron drain plug. Ito rin po, kaya yung may butas yung splash guard na yan. Kasi ito po yung drain plug niya. Kita ba? Kapitan natin. Ayan, yan pong plastic. Yan po ang drain plug. Pag binuksan niya yan, tatapon ang kulang. Tignan natin, ha. Ako, medyo mahigpit. Nagamitan yata ito ng plies. So, pwede nyo gamitan ng pliers pag ano, nag-flush kayo. Iwas lang kasi nababali. Plastic lang po. Ingat-ingat lang, no? So, yun. Ipa-flush nyo po yung totally yung ibang kulay and then palitan ninyo ng bagong kulay kung yun ang available. Ang gawin nyo pong pang-flush, alam nyo yung distilled water na 10 liters sa mga mall. Ang mura lang po, wala pang 100 piso yung distilled water na 10 liters. Yung malaking galon po siya na ganyan. Wala akong sample dito eh. Basta malaking galon po. 10 liters ang laman nun. SM bonus. Yan, sinabi ko na. SM bonus, mga kaibigan. Ang mura nun distilled water nila. Yun ang gamitin nyo pang-flush para matanggal yung mga laman-laman sa loob na mga natira pa sa engine bay. No? Sa engine bay, sa loob ng makina, sa engine block. Yun. So, yun lamang mga kaibigan. Ano pa bang tanong? Nag-expire ba to? Gaano katagal bago paltan? So, bawat kulay po ng kulant, iba-iba yung tagal eh. Merong 150,000 miles. No, yun yung nakasulat. Pero kung susundin nyo yung mga technical na ganun, eh, mahaba talaga ang buhay. Pero syempre, dahil traffic dito sa atin sa Pinas, hindi natin alam kung saan nila kinuha yung standard na yun, kung sa abroad ba yun. O dito sa Pinas, sa matraffic na lugar, no? Hindi natin alam. So, ang suggestion ko po sa inyo, pinaka-safe na po, no? Kung inyong daily driven yung sasakyan. Kahit who once every 2 years o once a year, kung kaya ng budget, i-flash ninyo. Ako po ganang ginagawa ko kasi daily driven naman yung mga sasakyan. At mura lang naman. Yun nga, sabi ko sa inyo, wala pa 100 yung 10 liters na distilled. Ito namang coolant ay wala pa rin 900 o 900 plus lang. So, pwede po yan, mga kaibigan. Every year nyo gawin. Para lang kayong nagpagasolina for 1 week. Pero yung coolant, oh, ang laking tulong po niyan. Alam nyo kung bakit ako naniwala dito. Nung bago-bago pa lang ako nagkukotse, hindi po ako naniniwala sa coolant. Sabi ko, tubig lang, pwede na. Arte lang yung coolant eh. No? Yun yung sinasabi ko sa sarili ko. Na pang mayaman lang yan, pang bagong kotse lang yan. Hindi yan bagay sa mga luma. No? So, habang tumatagal, syempre, naaaral natin, sinusubukan natin, at na-experience natin. So, walang tatalo kasi sa experience eh. No? Iba pa rin yung experience. Paano ko napatunayan? Alam nyo po, nung time na nagpalit ako ng coolant, no, sa isang sasakyan ko, natulo ko yung coolant dito sa plastic na cover. Naitulo ko siya dito sa pagsasalin, natutuluan, no? So pag nung natulo dito, bumiyahe ako ng alabang. Aba, imagine guys, hindi sumingaw, hindi nag-evaporate, hindi siya sumingaw. Yung nagiging puti na lang na watermark na lang. So, hindi siya naging ganun yung coolant. Nandun pa rin siya. Nakarating na ako ng alabang. Kaya sabi ko, wow, ibang klase, totoo nga. Totoo nga na mas matibay sa init ang coolant kesa sa tubig na ordinaryo. Kaya simula nun, naniwala na ako sa coolant na pagdating sa pataasan ng boiling point, eh talagang the best. Minsan nga, pinakuloan ko pa yan eh. Kaya lang, hindi ko na inulit, napagalitan ako ni Mrs. Pinakuloan ko yung tubig tsaka yung coolant sa double burner sabay. Diba, talagang sumingaw na yung tubig, yung coolant eh, halos nagbubula-bula pa lang, no? Umuusok na yung tubig, sabi ko, bang galing ah.
So kung gusto niyo ng extra protection, mga kaibigan, coolant po gamitin ninyo. No, maraming kulay, maraming klase, pero meron kayong owner's manual, pwede niyo gawin 'yon. Pero ito pong kulay na to, halos universal na siya. No, mahalaga coolant kaysa tubig gripo. 'Yun lang naman eh. Yung interval ng pag-change nasa sa inyo, sa budget nyo. No? Pero once every 2 years, every 3 years, kung hindi masyadong gamit yung kotse, okay lang po. Hindi naman po yan naluluma kung nakatambay lang yung kotse. So yun lang mga kaibigan, ha? Alam nyo na yung presyohan. Ito ay below 1,000 and 10 liters na distilled water. Ay below 100, meron na kayong makukuha nun. Depende sa brand, syempre. Pero distilled is distilled, ganun din yun. Pwede nyong gawin mix ay 70% coolant na concentrated, 30% distilled water. Pwede rin 50-50. Lagay nyo sa isang lagayan. Kalahati tubig, kalahati coolant. Yan lamang po, mga kaibigan. Huwag kayong mag-alala kung nagbabawas ng pakunti-kunti. No, additional info lang. Nagbabawas daw pakunti-kunti. Okay lang po yun. Normal lang po yun sa sasakyan. Kasi lalo kung nasa mainit na lugar o laging nata-traffic, syempre, nag-evaporate din naman yan. Hindi naman forever yung mga yan. Yan ay naka-design para mag-top up talaga kayo. Kahit yung mga brand new, di ba? Minsan, matagal lang magbawas kaysa sa mga luma. Ito nga luma, oh. Hindi ko to ginagamit na ngayon, eh. Pero puno pa rin. Ibig sabihin, walang leak. Lagi siyang puno. Ayan, oh. Hindi po yung kulay kalawang, ha. Tanso po kasi itong aking radiator. Classic, eh. So ngayon, under naman kami ni Star Iray at tagal ko na siya hindi nagamit, namimiss ko na. Iba pa rin yung saya ng sakay ng old school eh. Masarap sakyan yung mga new school, kaya lang yung old school, iba pa rin yung feeling. Para sa akin, siguro sa iba, parang ayaw nila sumakay kasi luma. Pero ako iba na feel ko pag sinasakyan ko itong mga luma sa sakyan. No? So yun lang mga kaibigan, thank you for watching. Salamat sa pagsuporta nyo sa ating page. I-share nyo lang kung may natutunan kayo at kung may dagdag pa kayong information tungkol sa mga coolant, pwede nyo pong i-comment ng mahinahon sa ating page. No? Maraming salamat sa kapwa mekaniko na sumasagot sa ating page. Malaking tulong po yan dahil hindi ko po nababasa lahat. Thank you very much mga kaibigan. Have a great day. God bless you all.